Hi guys, welcome back to my channel. It's Chloe here, Morena Lakwatsera. And let's say welcome back. So, ang tagal ko na guys bago nakapag-upload ulit ng panibagong vlog. Kasi ang dami ko rin ginawa and hindi ito yung naging priority ko at the moment. So for today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo yung paano ako from disabled na naging eligible na sa monetization. I mean yung status. Kasi i-share ko sa inyo yung story. Ayun guys. So yun na nga. Share ko lang yung story kasi nag-start talaga ako sa YouTube mag-upload 2017 pa, I think parang around mga October or September 2017. Tapos nung time na yun, wala akong idea na mayroong requirements sa YouTube for monetizations, ganyan. That time kasi ang kailangan pa ata ay 10,000 views, ganyan. Tapos, nung 2017, nag-apply na agad ako for monetization kasi meron akong friend na sabi niya na, uy, pwede kang kumita sa YouTube tapos i-apply mo lang for monetization. Pero, wala naman siyang nabanggit na kailangan pala, may requirements, yung 10,000 views nga na kailangan kong ma-accomplish. So, bagong gumagawa pa lang ako ng videos noon, ganyan. So, parang hobby lang, ganyan. Gusto ko lang. Tapos, 2018, hindi ko napansin na nag-email sa akin si YouTube na disabled daw yung partnership na kasi hindi nga na-meet yung requirements. At the same time, may bago na silang policy. Parang doon nag-start yung 1,000 subscribers plus 4,000 watch hours na kailangan. So, hindi ko agad napansin yun. So, that time, gumagawa pa rin ako ng mga vlogs, ganyan, ng mga contents, ganyan. Nagre-reviews pa din ako ng mga hotels, resorts, restaurants, ganyan, mga lifestyle views, ganyan, mga lifestyle vlogs. So, nung nag 2018, 2019, ganyan, dire-diretso lang. So, hindi naman kasi ako yung ano, yung everyday na nag-upload ng vlog or every week or every once a week, ganyan. Grabe. Sobrang bihira kong mag-upload ng vlog. As in, once in a blue moon. So, hindi talaga ako ganun ka-consistent. So, yun nga. So, nag-upload lang ako pag may pinuntahan ako or may travel ako. So, yun. Tapos, nung 2019-2020, na gumagawa na pa din ako ng content noon. So, nung nagkaroon ng lockdown, April nga. So, naisip ko na since parang naka-ano na ako noon, naka 1,000 subscribers, ganyan, medyo tapos yung views ay nasa 1,000 views na ganyan. Tapos i-apply ko sana siya kung okay na siya for monetization. Only to find out, dun ko lang nalaman talaga na disabled na pala. Lakas ng ulan. Yeah. Anyway, so yun, doon ko nalaman na disabled na pala yun siya, yung monetization dun sa channel ko. So, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, dito. The disabled siya. Yan yung nakalagay dun sa channel na yan. Disabled, yung monetization. And then, nag-apply ako, nag-email ako ng appeal kay YouTube or AdSense ba yun? Basta ganun. Ilalagay ko rin dito sa side na to, yung appeal na na-reply nila. So, ang na-reply kasi nila is hindi ka na eligible or you're permanently disabled for monetization. Pero, pwede ka pa rin makagawa ng
content, pwede ka pa rin gumawa ng videos, ganyan. Pero, yung monetization part is hindi na siya pwede. So, yun. So, parang nalungkot naman ng pag-uha. Diba? Parang, diba? Parang everybody wants to earn from YouTube. And syempre, gumagawa ka rin naman ng mga content, ganyan. Sorry, ang lakas ng ulan. Ayan. Tapos, tinry ko ulit. Nag-email ulit ako sa kanila. Sabi nila, actually, yung last email pala nila. Kaya naging permanently disabled yung account ko. Itong account ng Morena Lakwatsera is because, sabi nila, dun sa email is, dahil daw sa invalid clicks. So, wala akong idea ano ba yung mga invalid clicks na yun, bakit nagkakaroon ng ganun. So, wala akong ka-idea about that. So, ang ginawa ko is, siguro mga late May na ata yun, or June, ganyan. Nag-email ulit ako, nagbakasakali ulit ako kay YouTube na... nag-email ako na baka pwedeng i-consider nila or yung eligibility ulit. Kasi wala naman akong copyright strike or nilabag na sa YouTube. Kasi nga, lahat naman ng videos ko, lahat ng contents ko, sa akin yun. Tapos lahat ng music na ginagamit ko, hinahanap ko siya na non-copyright talaga. So, yun. May mga non-copyright videos naman talaga sa YouTube. And then, ayun na nga. Nitong September 9 or September 10, yun. Na-receive ko yung email ni YouTube. At ang sabi doon is, eto. Lagi ko dito ha, yung sinasabi nila. Lagi ko dyan sa side na yan. Pero, banggitin ko, ito yung sinasabi nila. Na, this email is to notify you that you'll need to accept YPP terms again once your channel is eligible for the program. Kasi, kung makikita nyo dyan, is, partner, verified, yun yung nakalagay dun sa status. Yun. Kaya lang, hindi ko pa kasi namimit yung watch hours. So, ang nakalagay dun is, at some point, you sign contract terms with YouTube regarding the YouTube Partner Program. Previously, we allowed creators to pre-sign YPP terms before reaching the minimum eligibility threshold. Actually, dati yun nga, nag-sign ako sa partnership with YouTube nang hindi ko pa nami-meet yung kanilang requirements. So, nung hindi ko naabot yun, edi wala yun. Na-disabled. Unfortunately, yun. Tapos sabi dito, we have since redesigned this process. Our records show that your channel hasn't yet met the existing threshold for program eligibility. So, yun nga. Until now kasi, since hindi naman ako ganun consistent na nag-a-upload ng videos, ng vlogs, so, hindi ako masyado ganun ka-active. So, yun. So, hindi ko pa talaga siya na-meet yung 4,000 watch hours. I think nasa 2,700 watch hours pa yung kailangan kong punuin. So, sabi dito, in 30 days, so, kung nag-email sila, nung September 10, meaning dapat on October 10, ma-meet ko na yung 3,000 watch hours. Kaya, yun. Guys, manood kayo lahat ng aking vlogs, okay? If your channel is still not eligible for a YouTube partnership program, we will invalidate your contract. So, yun. So, i-invalidate nila yung partnership namin. Pero, ang sabi nila dito, not to worry, though, when you do reach the threshold needed for YPP, it's just a few easy clicks to apply using our standard process. Note, you can always check your progress on the monetization tab in your YouTube studio. Ayan.
since nag-email sila ng ganito sa akin, ayan, naka-flush dyan na ako ay yung monetization na from disabled ay naging eligible na. Diba? Hindi ko alam paano nangyari yung news. Grabe. Parang miracle talaga. Miracle ni Lord. Yun nangyari na to. So, yun. What this means for your channel? Sabi nila dito is ma-meet ko yung 4,000 watch hours and 4,000 watch hours and 1,000 subscribers, or yun kasi yung qualification ni YouTube para ma-monetize. So, ang importante ngayon ay naging eligible na yung aking channel. Diba? Eligible na ulit siya. Yun na ulit yung status ng monetization niya. So, yun. Grabe. Ang lakas ng ulan. Rinig niyo ba? Nakulog pa. So, yun. Grabe. I'm so amazed. And, grabe. Di ako makapaniwala paano nangyari na, actually, nawala na nga ako dati ng pag-asa na, ay, hindi na pala ako makakapag-monetize. So, gagawa na lang ako ng video or documentations, ganyan. So, ikikip ko na lang yung mga memories na nasa vlog. So, at the same time, makakatulong na rin yun sa mga naghahanap ng mga hotels or restaurants or resorts na yun. So, since yun yung mas, siguro mas marami akong vlogs na ganun yung content. So, yun. Actually, isi-share ko din sa inyo yung lessons na natutunan ko dito sa YouTube na to, dun sa monetization process, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang. Ako kasi, sobrang baguhan lang talaga ako dito sa YouTube na to. And hindi ko talaga alam noon, umpisa pa lang, na may ganun pala. Ang gusto ko lang naman is, makita yung sarili ko sa YouTube. I mean, makita yung sarili ko sa mga videos, ganyan. At gumagawa rin ako ng vlogs. Pero hindi ko in-expect na meron din pala siyang mga ganun. Yung mga AdSense, wala akong idea dun eh. Kailangan talaga, una yung lessons is aralin mo. Kasi aralin mo din yung other sides. Hindi lang yung paggawa ng content, pag-vlog. Yung other sides. Kumbaga sa negosyo, yung administrative side ng iyong vlog. So, ng iyong channel. So, yun. Aside from that, is, syempre, yung content din, gano'n, na mas maganda, mas maayos, and mas informative. Ang dami kong, actually, roller coaster tong, paggawa ng mga vlogs. Kasi minsan, hindi talaga ako ganun ka-committed and consistent pagdating dito sa paggawa ng videos. Una, minsan nakakatamad mag-edit, diba? Aminin na natin yun. Pero nakakatuwa lang kasi if it's really meant for you talaga, bibigay talaga sa iyo ni Lord, 'di ba? Kaya naniniwala pa din talaga ako na grabe grace to ni Lord yung pagiging eligible ulit ng aking channel. So, yun lamang, and yun lang yung ma-share ko sa inyo. Hindi ko na alam paano nangyari yun. Basta may na-receive na lang akong email and chinek ko yung aking status sa YouTube and it's eligible already. So, I think sana don't lose hope para sa mga na-disabled na channel na katulad ko before. Malay nyo, maging eligible ulit yan. Kasi nga, nagsisend siguro sila na bago na yung kanilang tawag dito yung kanilang requirements. So, kung kayo ay nagsimula pa ng mga time na yon na biglang mag-transitions dun sa 1,000 to subscribers to 4,000 watch hours. So, yun. So, don't lose hope. Ayan. Yun lang. So, I hope you learned from these videos and sana na-empowered ko kayo. Ayan. Kasi nagumawa pa ng maraming vlogs. Kasi ako ngayon, parang I really wanted to commit myself na gumawa na ng maraming videos. O, diba? Kahit na pandemic, at saka, actually, ang hirap kasi yung content ko is more on travel and reviews. And sa sitwasyon natin ngayon is pandemic siya. Ang hirap lumabas. Pero, yun. We'll see kung anong mangyayari.
So that's all for today's vlog. I hope you learned something from me. And sana panoorin nyo lahat ng aking mga vlogs pa. So if you're not yet a subscriber, please don't forget to click the subscribe button and the bell button para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. So that's all. Thank you for watching. God bless everyone. Bye! Morena girl.